number one! 6.7 Energy FM! Same, same! Pero, iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Magandang gabi, mga kaibigan. Good evening, friends. How is you? Is you okay? Iba! Are you feeling lucky tonight? Oh, you should be. Dahil mamaya, baka ikaw na ang manalo, no? Ng 500 pesos. Pero bago yan, ito na muna, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang first live streaming bingo in the Philippines. Ito ang Bingo Plus. Gawing masaya at exciting ang araw mo gamit ang Bingo Plus. Subukan ang swerte sa Bingo Plus app dahil piso lang, pwede ka nang maglaro ng iba't ibang games. At para sa mga first-time registrants o users ng Bingo Plus app, meron kang matatanggap na free registration at Facebook bonus. Plus, meron pang payday rebate up to 1,000 pesos. Nasa Bingo Plus app na rin ang Pinoy na drop ball and other games na masayang laruin tulad ng Tong It, Poker, Color Game at marami pang iba. May chance ka rin makakuha ng jackpot up to 200 times sa Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Para sa jackpot prize, may chance kang manalo ng up to 75 million pesos. Kaya download the Bingo Plus app now on the Apple App Store or watch the live streaming at bingoplus.com. Pagcore license ang Bingo Plus, kaya naman safe and secured ang paglalaro mo anytime and anywhere. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa dahil sa Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Facebook bonus promo runs from January 15, 2024 to December 31, 2024. EGLD reference number MKTG-2024-0048. Registration bonus promo runs from January 15, 2024 to December 31, 2024. EGLD reference number MKTG-2024-0052. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcore.ph/regulatory or email keepitfun@pagcore.ph. Tuloy po kayo sa isang espesyal na edisyon ng Drive Me Crazy, the Spooky Edition. Chico! Mga bagay na mahirap ipaliwanag. Mga pangyayaring bubulabog sa iyong kaisipan. At karanasang hindi malilimutan. Ako po si Kuya Chico at ngayong gabi ay sama-sama ulit nating pakinggan ang mga kwento ng kababalaghan dito sa Halloween special ng Drive Me Crazy. The Spooky Edition. Spooky. Spooky! Mga kaibigan, ito na naman tayo. We are on our second night ng pagkakatakutan. Welcome, welcome sa tauna nating gawain. Sabi ko nga, saan man tayo mapunta, no? Lagi dapat merong ganito. And yeah.
sa mga pagmumukha na nandito ngayon sa booth. Magandang gabi. Sa mga naandyan sa inyong mga bahay o sa sasakyan, sa trabaho. At nakatutok na ngayon sa ating mga live stream. Hello po. Sa mga nasa TikTok live, magandang gabi. Sa mga nasa FB, magandang gabi din. Sabi ni Hana, ang tambok ng spooky mo, Kuya Chico. Kahit tampal-tampalin mo pa. Hello po sa mga matatambok ang spooky. Meron bang gano'n? Nakakita na ba kayo ng multong mata ba? Di ba? Ba't? Oo nga no. Ba't gano'n? Racist. Racist. Pag yung mga multo, di ba, palaging mapapayat lang. Kunyari, white lady. Kailan ka nakakita sa TV, sa mga palabas na white lady na madjubis? Wala, di ba? Ano, mahirapang lumutang? Gano'n. Napaka-grabe nyo naman, ang sama naman ang ugali. Di ba? Yung totoo lang, wala talaga. Wala pa. Di pa ako nakakita. Ngayon ako. Sabi ni Eliseo, yung barkada ni Casper na multo mataba yung isa, hindi niya barkada yun, tsuhin niya yun, di ba? Hello po sa mga batang 90s na, oo nga no, Casper, the friendly ghost. Di ba? Si Casper nung naging tao, si Devon Sawa yun, di ba? Ang pogi ni Casper nung naging tao. Casper! Multuhin mo ako! Di ba? Naalala niyo ba yun? Casper, the friendly ghost. Mga tsuhin niya yun, yung tatlong ungas doon. So, muli po akong nag-aanyaya sa inyo lahat, no, na mag-send ng inyong spooky stories. I-PM nyo lang ako, ha? Gandahan nyo yung pagkakakwento, okay? Sabi ni Ranzo, pag sa TV, pag demonyo ang mamacho. Di ba nga? Wala bang normal na katawan lang? Di ba? Yung parang kunyari pang tatay na, di ba? Siguro naman may mga multo, di ba, na ganun yung katawan. Ano? Pag naging kaluluwa, nag-gym ba sila doon? May gym ba sila doon? Hindi, tanong lang talaga. Aroy. Sabi ni Brian, Kuya Chicks, try kaya natin walang side comments ngayon para nakakatakot. Sige. Subukan ko yan, ha. Mag-aano ako. Susubukan ko ang makakaya ko para wala tayong side comment sa mga stories ngayon. Minsan kasi nagwawagi yung mga ano, yung intrusive thoughts ko eh. Hays nako. Sabi ni Maano, ang traffic araw-araw na spooky. Yan talagang spooky. Spooky. Once again, welcome po sa special na pagtatanghal ng Drive Me Crazy, ang ating Halloween special. Ito po ang spooky edition. So, I am inviting everybody, kung hindi man ikaw, kung may kakilala ka, no, to please feel free, no, to share your spooky stories para malay mo, mabasa natin. Kung hindi man tonight, meron pa namang bukas, yung sa ating last day, no. Well. Sabi ni Jeff, Kuya Chicks, mga kapre din, mga matatangkad, walang 4-11. Baka kasi... Baka kasi hindi na nakakatakot pag 4-11, pag 4-11 lang. Kailangan, 'di ba? Oo nga. Pero malay nyo, meron talaga. Hindi natin kasi alam, 'di ba? Na stereotype lang na kapag kapre kailangan matangkad, malaki, 'di ba? Malay mo may 4-11. Cute size. Hindi ka, 'di ba? Hindi natin alam eh. Na-explore na ba natin lahat? Nakita na ba natin lahat? Siyempre hindi, no. Mali mo na may nag-exist din ng mga ganun. 'Di ba? Kapre. Oo nga, no. O kaya tikbalang, 'di ba? Kaya kapre, no, na nagve-vape. Modern na kasi. Alam naman tayo lang.
Tayo lang ba ang sumasabay sa modernisasyon? Wala ba silang urbanidad? Malay mo, 'di ba? Malay mo bawal na rin yung mga juice sa kanila, may issue din katulad dito sa atin, 'di ba? Kaya mga dispo na lang din gamit. Malay mo, no? May dispo, no? Ay nako. Sabi ni Jeda, Kuya Chico, I've been your caller last 2018. I was crying and you said someday tatawanan mo na lang. O ano nangyari? 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. After 6 years, ano na nangyari sa'yo? Okay ka naman ba? Kuya Chico, kung magiging... ano yan? Kung magiging multo ka, anong pipiliin mo? O asan yung pagpipilian? anong pipiliin ko? Wala ka naman sinabi. Huhulaan ko kung ano ba naman yun? Why naman like that? Aray naman talaga. Sabi ni Yulin, Kuya Chico, nakakita na ako noong bata sa may matandang punong kahoy ng akasya na dalawang face sa isang multo. Yung kabila ay madugo na nakasimangot at ang kabila ay nakangiti na mabuti. Inilag ko ang tingin ko at noong binalikan ko ay nawala. Oh. Spooky. Spooky. Ako iba naman yung nakita ko talaga. Eto malupit yung nakita ko. Kasi isang gabi, ba't ba kayo tumatawa? Sumayang tao ng tao eh. Hindi nga, nakita ko nga kasi to. So may one time, ihing-ihi na ako. Yung, alam mo yung natutulog na ako tapos yung nagising ka dahil sa naiihi ka na, di ba? So, pak, nagising ako, ihing-ihi ako. Pagpunta ko dun sa may CR. Ano kasi to eh, may swimming, nag-shot, nag-inom, tapos nalasing, di ba? Ako natulog. Di, common CR siya, no? Tapos, so papungas-pungas pa ako kasi may iihi na ako eh. Pagpasok ko dun sa CR, nandun yung cubicle, di ba? Yung cubicle. Walang urinal, may cubicle. Yung cubicle, sabi ko, ano yun? Pang tao naman pero apat yung paa nung nakita. Sige, bakit apat yung... bakit apat yung paa sa loob ng... sa loob ng cubicle? Sige, what's happening? Ano ito? No! Spooky. Spooky. Hindi ko alam. Alam mo, sa sobrang takot ko, hindi ko na... umalis na ako nung CR, hindi ko na inalam ko ano yung nakita ko na may kakaibang creature, may apat yung paa dun sa... Ang malupit, magkaiba pa ng sapatos. Bakit ganun? Ano kaya yung nakita ko? Hindi ko na alam. Hanggang ngayon, hindi ko talaga mapaliwanag yun. Sabi dito, Kuya Chico, mahirap po maging secure na night shift sa sementeryo. Buti na lang call center agent ako. Eh kung tampalin kaya kita, kung saktan kaya kita dyan. Ay nako. Anyway, eto na, 6:44. Simula natin ang second night ng Halloween special with this story na pinadala sa atin ni Benji. Ito na ang kanyang spooky story. Spooky. Hi Kuya Chicks. Ako nga pala si Benji ng San Jose del Monte, Bulacan. Sinusubaybayan ko na yung spooky days mo since 2013. Kaya sana mapili mo ito. Kwento ko lang yung karanasan ko way back 2015 nung may computer shop pa ako. 24/7 yung com shop ko noon pero 11 p.m. pa lang nagsasarado na ako kasi ang lakas ng
ang lakas ng ulan noon at may bagyo ata nung mga panahon na yon. After ko magsarado at maglinis ng shop, nag-open muna ako ng PC para magpaantok. Tamang nood lang sa YouTube at tamang scroll lang sa FB, then biglang may napansin akong matanda na basang-basa na nakaupo sa dulo ng shop. Nung una, hindi ko pinansin kasi inisip ko baka sumilong lang yung matanda kasi sobrang lakas ng ulan. Mga after 1 hour, nakakaramdam na ako ng antok. Kaya inalok ko si Lolo ng payong para kako makauwi na siya. Pero hindi niya ako pinapansin. Yung itsura pala ng matanda, Kuya Chicks, ay parang normal na matanda lang. Normal yung suot, kaso hindi ko masyadong maaninag yung mukha. Pagbalik ko sa computer, bigla kong naalala na oo nga pala. Sarado na nga pala yung computer shop at walang paraan para makapasok kahit sino na galing sa labas. Kasi yung pintuan ng shop ko ay may gate at parehas nakapadlock that time. Doon lang ako nakaramdam ng kakaibang takot. Gusto ko magsisisigaw o magtatakbo palabas kaso parang napako na yung katawan ko sa inuupuan ko. Kaya ang ginawa ko ay nagpatugtog na lang ako ng music. After 10 to 15 minutes ata, paglingon ko ulit sa matanda doon sa inuupuan niya sa dulo, nakatanaw na siya sa akin. Kaya ang ginawa ko, hindi na lang ulit ako tumingin sa kanya. Then after ilang minuto ulit na nakalipas, nawala na lang siyang parang bula. At wala na ding bakas na basa doon sa inuupuan niya. After ilang months, nakita ko ulit siya, Kuya Chicks. Pero nasa labas na siya ng pinto at nakatingin na lang sa akin sa loob. Madami pa sana akong kwento, kaso naalala ko nagre-reklamo ka pala pag madaming kwento. More power, Kuya Chicks. Sana mapili mo to. Spooky. Spooky. Ang basa nung spooky. Basa ang spooky. Ituloy natin. Kasi sabihin nyo, biti naman kayo. Second story. This one ay pinadala sa atin ni Wilson. At ito ang kanyang spooky story. Spooky. Magandang gabi, Kuya Chico. Isa po akong masugid na tagapakinig ng inyong programa simula noong bata pa ako. Kaya talagang ikakatuwa ko kung mabasa ninyo ang sulat na to. Hindi ako madaling maniwala sa mga kwentong kababalaghan o paranormal. Pero dahil sa naranasan ko, tuluyan nang nagbago ang paniniwala ko. Nangyari ito noong nagtatrabaho ako sa isang call center malapit sa Cainta. At dahil nga panggabi ang oras ng pasok namin, hindi maiiwasan kung minsan ay kulang sa tulog ang mga ahente. Buti na lang ay mayroong sleeping quarters para mapunan ang oras na dapat ay pahinga. Ilang taon na rin akong nasa industriya ng BPO at hinding-hindi mawawala ang mga kwentong kababalaghan. Isa na rin ang sleeping quarter sa aming kumpanya. Meron daw talagang mga namamahay na espiritong ligaw doon. Mga kwentong may namatay na raw doon habang natutulog.
May isang empleyado na rin daw na gumamit ng hanger para makunan habang nandoon. Mga taong anino na nanggigising ng mga ahenteng nagpapahinga at kapayapaan lang ang gusto. Nagsimula ang aking karanasan noong panahong kulang ang tulog ko dahil sa isa akong working student. Sa sobrang kulang ang oras ko para makapagpahinga, ay napagpasyahan ko na doon na lang bumawi ng tulog sa aming sleeping quarters. Ginagawa ko ito tuwing lunch break namin na tumatagal ng isang oras. Dito na nangyari ang hindi ko inaakala. Nagising ako sa mahimbing kong pagpapahinga nang may naaninag akong gwardya na nakatayo sa gilid ng kama. Dali-dali akong tumayo at sinilip ang oras dahil ang akala ko overbreak na ako at baka pinapatawag na ako ng aking TL. Mabuti na lang ay mayroon pa ako natitirang oras para maghanda. Pero habang naglalakad ako papunta sa station, ay bigla akong kinalabutan sa isang realization. Araw-araw kasi ay nagpapalit ng kulay ng uniporme ang gwardya sa aming kumpanya. Napansin ko na kulay asul ang suot ng gwardyang nakasalubong ko. Kaya't doon ako nagtaka dahil yung gwardyang gumigising sa akin ay nakasuot ng traditional na uniformeng kulay puti at nakaitim na pantalon. Suot niya rin ang sombrero niyang kulay navy blue. Nagsimula na akong kilabutan noong alalahanin ko ang itsura niya. Bukod sa kanyang uniforme at maputing complexion ay wala na akong maalala. Dahil nga isa akong skeptic pagdating sa mga ganitong bagay ay nagpaka-rational ako na siguro ay guni-guni ko lang yon. Pero mas nangibabaw ang takot sa akin. Bago ako maupo sa station ko ay napagpasyahan ko na dumiretso kay TL. Napansin niya na ang putla na mukha ko at tinanong niya kung ano ang nangyari sa akin. Hindi ko na napigilan at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Lalo ako nagulat nung matapos ang kwento ko ay sinabi niya, "Ah, si Kuyang Guard, mabait yon. Siguro alam niyang malapit ka nang mag-overbreak kaya nagparamdam siya sa'yo." Naikwento rin niya na sa tagal niyang TL sa kumpanya ay hindi lang ako ang ahente na nakakita sa gwardya. Kahit karamihan ng kwento tungkol sa gwardya yon ay mild lang, hindi na ako muling natulog sa sleeping quarters. Tuluyan na ring nabago ng karanasang yon ang aking pananaw sa paranormal. Yun lang Kuya Chico, maraming salamat. Spooky. Sabi ni Zaldi, nakakatakot naman. Tumatayo na tuloy. Alin? Ano ba? Ano yung tumatayo? Patingin. Ay, aroy. Sabi ni Louie, sa sleeping quarters namin, nakakumot. Tapos apat din yung paa ko, ya chicks. Spooky. Bakit kaya? Ano, nakakatakot naman yung mga ganyang creatures. Nakakakita tayo ng mga apat ang paa. Sa CR, nakakita ako. Sa sleeping quarters, nakakita ka din. Ano kayang ginawa? Minsan sa bus din eh, may mga nakakumot. Sabi ko, ba't ganun? Parang may ibang aktibidades dun sa loob ng kumot. Parang nagti-tree planting sila. It's so spooky. Why naman like that? Sabi ni Glenn, Kuya Chicks, kaka-open ko lang. Pwede pakiulit from the top. Eh kung saktan kaya kita.
Kung so, bunutan kaya kita ng bagang dyan, agad-agad. Baka, kasalanan mo yan, ngayon ka lang manu. Heist, heist, heist. Hello po sa mga ano ah, mga nagtatrabaho sa BPO no, sa mga call center. Napupunta mamaya sa sleeping quarters. Actually, marami akong friends na mga call center agents no, ng mga BPO. Hindi na rin bago talaga yung gantong klase ng kwento no. In fact, na ano na nga yan, 'di ba? Na-feature na nga sila sa mga yung mga TV shows, 'di ba? Nagkapangalan pa nga yung iba, 'di ba? Si Junjun, 'di ba? Naalala nyo ba? Parang hindi lang na KMJS na yata si Junjun. Napatakbo-takbo daw, no. Ay nako. Sabi ni Lawrence, ayaw ko na sana mag-share kaso spooky nights ngayon. Huwag ko na sana makita yung creature na magkabaligtadan ng paa. Ay! Ang dami namang creatures. Nakakatakot yung mga creatures. Magkabaligtadan ng paa. Hala. Ay, nako. Sabi ni Random sa TikTok Live, sleeping nga lang po while work. Nako. Yung mga natutulog lang sa trabaho, mag-iingat din kayo minsan. Gigisingin kayo ng realization na hindi ka na niya mahal. Oh. That's just so saddening. Spooky. Ay, nako. Anyway. 3 minutes na lang at 7:00 na. We'll be back with more of spooky stories. Now, if you have a story to share, at gusto mong i-share yan ng live, mamaya pwede mo akong tawagan ha? 8721-2429 or pwede rin sa 7001-7949. We'll be back with more of DMC's Halloween Special, the Spooky Edition. Kasama nyo pa rin ako, Kuya Chico, on the radio. In the meantime, baliktugtugan muna tayo ha? Kasama si Trisha Yearwood. Sa mga ayaw ng mabuhay dyan. Or sa mga... Kasi sa sobrang sakit na nararamdaman nila, di ba? Napaka-spooky na ito eh. Kapag sa sobrang sakit na nararamdaman mo, parang minsan hindi mo na alam kung... Ano ba ako mabubuhay pa nang wala ka? Di ba? May mga ganyan kang mga hugot. Paano ko ba pupulutin ang piraso ng puso kong nabasag? Huwag kayong ano dyan, may heartbroken dito tayong bisita. Mamaya iiyak yan kahit nakakatakot talaga dapat. Hulaan nyo kung sino. Hulaan nyo. This one's called How Do I Live? Same, same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Energy!